Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan dito. Sa Bunyog Pagkakaisa public page, napapanood tayo sa ating YouTube channel, Bunyog Pagkakaisa. Sana maganda ang ating audio, no? Paki-comment nga po kung maganda ang ating audio. At syempre, napapanood din tayo sa ating sa Enzo Recto page at sa ating YouTube channel, no? At habang tayo ay inaabangan natin ang iba pa nating mga tagapakinig at tagapanood ayan, sa social media, no? Ay bati-bati muna tayo pag may time. Bago natin na bardagulin itong si Inday Bastonera. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng Inday Bastonera? Bastonera, Zelda Mayor. May bagay pala si Inday dito sa ano, no? Sa BJMP, no? No kaya i-appoint ni Marcos to sa ano? Bureau of Jail Management and Penology. O kaya dyan sa National Believed Prison. Nako, ang lakas po ng trip ni Inday Walang H. Pinaalis po yung mga dekorasyon. Ay, naasiwa siguro siya. Yung mga dekorasyon at yung mga poster at yung mga tarpulin po sa loob ng mga classroom ay pinatatanggal ni Inday. Ayaw ni Inday yan. Ang sabi niya, alisin niyo yan. Para daw hindi na di-distract. Ha? Para daw hindi na di-distract ang mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Para talagang ginawa ng ano, no? Kulungan. Pag hindi trip ni Inday, hindi niya trip, eh, paalis niya. Yun nga, sabi ng isang kabunyog natin, meron bang study na ginawa, feasibility study o anumang pag-aaral, nabatayan po nito na utos ni Inday. DepEd secretary po siya, no? Sa kamalas-malasan po. Siya po ang Department of Education secretary. At sabi niya, tanggal, alisin yung mga poster-poster na yan. Ang sabi niya daw, nakaka-distract o nakakaabala sa pag-aaral po ng mga estudyante. Kaya ang tanong, saan mo kinuha yung paniniwala na yan? Inday Walang H. O baka naman masama lang ang gising ni Inday nung araw na yon. Eh, kaya ano, tawag dito? Kaya napag-tripan niya yung mga poster. Naisip niya bigla, tanggalin to. Kaya ang datingan po para bang Zelda Mayor, alam niyo kulungan. Kung ano yung gusto ng Zelda Mayor, yun ang nasusunod eh. Paypayan mo ako, yung isang ano, papaypayan siya ng isang preso o bilanggo. Papaypayan yung mayor sa loob ng kulungan, no? Bastonera ang datingan eh, ng DepEd Secretary sa katauhan po ni Sara Duterte Inday Walang H, no? Bati-bati muna tayo, di ba? Sabi ni Villanueva Joey, in fairness, may study na mas tumatalino ang mga student kung wala or less decoration. Less distraction. May ganong study ba? Pero tayo, kung may ganong study, di pakita. Pero wala daw study eh, di ba? Kasi tayo naman, ano eh. Sa tingin natin ha, ito mga facts na ito sa edukasyon. Paano tataas ang competency ng mga mag-aaral? Ibig sabihin ng kakayahan nila pag sila ay nakapagtapos ng pag-aaral. Yung kanilang capability, di ba? Yung kanilang mga natutunan. Paano tataas ang level niyan? So, siyempre, sasabihin natin, dapat quality ang edukasyon. O, di, marami namang mga konkretong solusyon. Halimbawa, yung student-teacher ratio, dapat talaga sa isang classroom, mas maunting estudyante, mas mainam. So, kung ang ideal ay 1:25, halimbawa, ibig sabihin, isang teacher, 25 estudyante. So, mas makakapokus yung teacher sa pagtuturo kasi mas konti yung tuturuan niya. Isang solusyon po yun. So, padamihin ng guro. Di ba, Inday? Kaya lang, sabi mo, yung mga nagsuggest na dumami ang guro, sabi mo, mga komunista eh. Kaya ang trip ni Inday ay tanggalin ang mga poster. Ang labo, pati siguro yung mga picture niyo, Serisan.
Ma, may picture si Bonifacio doon, di ba? Pati papatanggal ni Inday yun. Di ba? Ako nag-aral din ako eh. Lahat tayo nag-aral, di ba? Kayo ba nadidistract doon? O, comment nyo nga ah. I-comment nyo nga. O, tayo lahat nag-aral. O, elementary, high school. O, di ba, may tayo pa nga minsan ang gumagawa eh. Ako, ano ako eh, nung high school ako, naging class president ako eh. Nung high school. I think second year high school. Naging class president ako. So, ang isa sa mga project namin, pagandahin yung classroom. O, gumagawa kami ng mga saying, yung mga kasabihan, o, halimbawa, honesty is the best policy. Yan, no? Totoo yun, o. Mga ganyan, maraming mga ang di magmahal sa sariling wika ay higit pa sa mabaho at malansang isda. O, may mga ganon, o. Ang pinakamaganda yung honesty is the best policy. O, di ba nakalagay yun sa classroom? Ang ganda nun eh. Eh, siguro ayaw na Inday mabasa yung ganon. Wala siyang H eh. O yan, pinatanggal niya po yung mga poster. Kaya kayo ba, honest to goodness na natanong ko po mga kabunyog, mga kababayan. Kayo ba nadidistract sa mga dekorasyon, sa mga poster, sa mga tarpaulin sa loob ng classroom? Nung nag-aaral kayo, yun ba talaga ang dahilan kaya hindi kayo natututo? Yun ba talaga yung mga poster? Kasi ano eh, biglang pinagtripan ni Inday eh. Kaya yung mga teacher nagpo-post sa TikTok, eh talagang inaalis nila yung mga decoration, no? Eh, nakakasama ng loob yun, lalo kung pinaghirapan ng teacher yun, di ba? Oh, marami nagsasabi, magiging parang patay yung dating, di ba? Oh, yan po yan eh, kanya-kanyang opinion tayo. Pero para sa atin, yung way ng pag-utos ni Inday, yung pambastonera, no? Selda Mayor, parang... O kaya naman, jail warden. Parang jail warden sa bilangguan. Ang dati na ng DepEd Secretary. O sabi ni Frederico Raginding, Sir Culex, diktador yan. O, salamat po. At habang tayo nanonood, mga kabunyog, mga kababayan, huwag niyong kakalimutan, i-click niyo po yung share button. Share. Maganda ba yung audio natin? O, o Sunny Mirasol, bastonera pa, bukod sa basagulera. yun nga, oh. Sabi ni Sunny Mirasol, oh, basagulera pa. Mila Bianino, good afternoon, Sir Culex, sa lahat na kabunyog. Oh, salamat, Ma'am Mila Bianino. Neyi Bilya, natatawa na lang ako dito kay Madam, ha. Pinapakita lang talaga na wala siyang alam sa loob ng DepEd. Iba siya, nahihiyain niyan. Dami ng DepEd Secretary pero di sila nag-utos na patanggalin mga display sa loob ng classroom. Hay nako, ano bang klase tong secretary nito? Wala talagang alam, sabi ni Ney Bilya. Yun nga eh. 'Di ba? Hindi to maliit na bagay ha, mga kabunyog, mga kababayan. Dahil ito edukasyon ang pinag-uusapan dito. Dapat ang DepEd Secretary, bawat kanyang desisyon, pinag-aaralan. Ang iyong pinamumunuan ay isang ahensya na tungkol sa pag-aaral at edukasyon. Di ba? Department of Education. Di ba? Inday walang AIDS. Iyan ang ahensyang pinamumunuan mo tungkol sa pag-aaral sa edukasyon. Pagkatapos ang kanyang mga desisyon ay parang trip lang. Pag masama ang gising ni Inday, trip niya, siguro nakita niya yung isang poster siguro, nakalagay doon, honesty is the best policy. Eh, parang na bad trip si Inday, tanggalin! O, kaya ako nakikita ko yung mga teacher na nagpo-post po, yung mga teacher na nagpo-post sa TikTok tsaka Facebook, tinatanggal na nila yung mga decoration na ginawa nila dyan sa loob ng classroom. Sigurado tayo, pinaghirapan ng mga teachers yun. Pinaghirapan po yun ng mga estudyante. No? Ang tingin natin doon, learning materials yun eh. Lalo po sa elementary ah. Learning materials nga eh. Halimbawa, grade 1, grade 2, nakikita mo yung A, B, C, D, di ba? Natututunan mo dahil araw-araw nakikita mo. Yung mga chart na 1 plus 1, addition, di ba? Dahil nakikita mo yun araw-araw, natututunan mo, nagkakaroon ng retention. Isa yon na bagay, di ba? Kaya yun ang tanong natin kay Inday, bastonera, Selda Mayor, ginawa pong
ang kanyang pamamahala sa Department of Education ay ginawa niya parang New Bilibid Prison. Ang tingin niya yata sa mga estudyante, mga preso. Ang tingin niya sa mga teacher, mga jail warden. Ganon ang discarte ni Inday, eh, no? So, pag sila ay tanggal-tanggal, oh, di ba, dapat pala Inday, hindi ka sa DepEd. I-try mo yung trip mo sa ano, sa National Bilibid Prison. Maganda, i-assign ni Marcos Jr. to sa ano eh. Bilibid, doon. Doon ka magmatapang. Baka kailangan ng tapang mo doon, Inday, di ba? Pero ano yan eh, Department of Education yan, di ba? Tapos magde-decision lang siya na tanggalin. Eh di tatanggalin mo yung mga mukha ni Rizal doon, nila Bonifacio. Kainam-inam, di ba? O ako ha, opinion ko. O yung mga bata, pagpapasok, kainam-inam na ang nakikita eh, mukha ng mga bayani, Jose Rizal, Bonifacio, Mabini. Eh kami nung elementary, nakakabisado na nga namin dahil araw-araw binabasa ng mga bata yun pag wala silang magawa. O si Mabini, ang utak ng himagsikan, ang dakilang lumpo, di ba? Namamaster ng mga bata. Si Jose Rizal, ang pambansang bayani, di ba? Sumulat ng Loli Metangere at El Filibusterismo. Di ba? Mga ganon. O tapos pag pupunta ka math, o yung may math portion naman, yung mga times naman, mga multiplication. Dati nagaganong-ganong pa kami sa daliri. Pag hindi mo kabisado, may technique yan eh, di ba? Gaganong-ganon din ng bata. O 5 times 6, may style yon. Kung pa nakalimutan ko na. Di ba ginaganong-ganon yan na madaliri. O pag nakita mo yung multiplication chart araw-araw, nakakabisado na ng mga bata yun. Kaya, ang tingin po natin dyan, yan ay mga learning materials, learning tools, kung saan mas nakakatulong nga yun sa estudyante. Sa totoo lang ha, sa aking pananaw. Eh kay Inday Bastonera, walang hits. Ha? Basta hindi niya trip out. Nagkonsulta ba siya, di ba? May kinonsulta ba siya ng mga educator? Sa DepEd, o baka naman napag-isipan lang ni Inday dahil masama ang gising niya. Yan ang problema natin mga kabunyog sa mga ganyang uri ng leader, sa mga ganyang uri ng ugali na pag naisipan, ipapatupad, hindi niya alam, napakalaki ng epekto niyan sa sistema ng ating edukasyon. O, di ba mga kabunyog, i-share po natin itong ating vlog habang tayo nanonood. O, sabi ni may nag-ano yun, Sela Dakua, bakit konti lang follower mo? Eh, di wag kang manood para minus one bobo na. Di ba aling maunti ang follower, basta patino, tsaka nag-iisip, no? Sela Dakua, ayoko naman ang follower na bobo. O, umalis ka na dito sa Olex Vlog. Kahit ilan lang dito, dadami din to, wag kang mag-alala. Problemado ka sa follower ko. Ang problema ay may utak mo. Ano to eh? Idol nito si Inday Bastonera, you know? Tuntua ka sa ginagawa ng idol mo, ha? Ha? Sela Dakua. Ay, maunti daw follower ko. Okay lang. Magpa-minus ka na. Alis ka na dito para minus bobo. O, di ba? Minus one bobo tayo dito. O, parang awa mo na. Sela Dakua. Alis na. Sina-shout out na natin. Huwag mo lang problemahin yung aking follower. O mamaya madami na yan, ano? O share nyo nga mga kabunyog. Konti daw eh. O dami naman ah. O madami naman tayong followers eh. Kahapon lang po tayo nasa misa para kay Ninoy Aquino. Nag-line tayo. Dami din nanood. At ang dami po nagpunta sa misa. Sa commemoration po na ni Ninoy Aquino ang kanyang kabayanihan. No? August 21. 1983 pinatay si Ninoy. Anyway, back to Inday tayo. Okay, konti daw followers ko, no? Huwag kang mag-alala, mamaya dadami din yan. Makapagkape nga muna, no? Ayan. O mga kabunyog, yung mga nakakaluwag-luwag, paki-ano po ha, share nyo po itong, mag-clip po kayo ng star sa baba. Malaking tulong po yan sa bunyog at mag-ano po tayo, i-share po natin itong ating vlog. Share nyo habang nanonood kayo, no? Para umabot sa mga kasamahan natin. O, Rodi Santos nanonood, Bobby Villaruel, Jose Becilia,
Isa yan sa pinakakupal. Ay, bad words yun ha. Si Sarah. Eh, ano nga bang style nito, no? Ni Sarah, yun nga. Napag-tripan niya eh. Kaya yun ang pinag-uusapan natin dito ngayon. Saan mo kinuha, Inday, yung paniniwala mo na yan? O paniniwala mo lang yan? Sa'yo lang yan eh. Ang tingin ko po, kanya lang yan. Hindi siya nagkonsulta sa mga may alam talaga sa edukasyon. Yung mga nag-aral talaga, doctorate degree. Di ba, inamin naman ni Inday, wala siyang alam sa mga curriculum. Di ba? Wala ka palang alam eh. Tapos uutos-utos ka ng ganyan. Walang hiya ka. Wala ka man lang pasintabi at pakundangan sa mga teacher. Kaya walang AIDS talaga to. Ah, wala ka bang kahihiyan, Inday, na walang AIDS? Talagang wala kang AIDS? Wala kang kahihiyan sa mga guro? Tinanong mo man lang po yung mga teacher. Pinaghirapan nila yan. Kahit yung mga estudyante, nagiging ano nila yan eh, project. Yung pagpapaganda ng classroom. To the point nga, na dahil wala namang pera sa DepEd, may mga teacher pa nga eh, nagpapaluwal na eh. Sila na gumagastos dyan para lang gumanda ang classroom. Para yung mga learning materials na yan, makatulong sa mga estudyante. Kumbaga, pera na nga ng teacher ang ginagamit dyan eh. Di ba, Inday? Ibabalik mo ba yung gastos ng mga teacher? Ha? Yan ang amon sa'yo, Inday. Ibabalik mo ba yung mga gastos ng mga estudyante dyan? Na yan, ginagastosan na yan ng mga teacher. Para lang magkaroon ng learning materials. Ikaw naman, makapal lang mukha mo, Inday. Sa kapal lang mukha mo, ano kay, may 150 million Intel pad ka. Tapos pagtitripan mo yung mga poster at mga learning materials sa loob ng classroom. Bakit mo pagtitripan yan? Ah, ano bang tinira mo? Di ba? Ah, Inday, anong tinira mo? Saan mo nakuha yun? Ilabas mo ang pag-aaral mo. Di ba? Kung may pag-aaral man yan, yan ba, kinonsulta mo? Wala eh, nakita niya lang siguro yun. Baka galit ka kayo sa Rizal. Kay Andres Bonifacio. O yung mga saying. Di ba? Hindi ko magets talaga mga kabunyog. Itong ginagawa ni Inday Bastonera na to. Naakala mo ang pamamahala sa DepEd ano eh. Eh, akala mo kulungan, akala mo selda. At pag sinabi niya yun na, ang dami niya na po talagang sablay na ginawa. Partida ha, meron niyang 150 million Intel fund. Tapos ganyan lang ang pinaggagawa niyan. Oh, ngayon, inaalis na ng mga teacher. Akala nyo, habang inaalis ng teacher yon, malungkot sila. Diba? Yung mga ginupit-gupit pa nila yon, dinigit nila dyan. Diba? Hindi ka na nga nakakatulong, Inday. Nakakaperwisyo ka pa eh. Pati poster, papakialaman mo. Bakit hindi mo pag-isipan? Ha? Kung paano dadami ang teacher? Paano magkakaroon ng mga computer? O ipakulong mo na yung mga nagwalang iya sa laptop. Ano na bang balita doon, Inday? Alam mo na ba kung sino mga walang iya dyan? Ipakulong na. Yung mga overpriced ng laptop. O, pag-aralan na yan. O, yun ang dapat eh. Kung paano dadami ang guro, paano paparami ng silid-aralan. Diba? Eh, wala eh. Ang pinagtitripan, poster. Nananahimik yung picture ni Rizal. Papakailaman mo. Anong pakailan mo kila Rizal Bonifacio kung nandun ang mga mukha nila? Buti mga tao na yun, mga bayani yun eh. Okay lang sana kung mukha ng tatay mo, mukha mo, tsaka mukha ni Marcos, mga magnanakaw. Yun, pabura ko, alisin nyo. Alisin nyo yung mga pagmumukha ng mga Judas. Pero yung mga mukha ng mga bayani doon, ang kapal naman ang mukha mo. Sino ka bang Sara ka? Diba? Para paalis mo ang mukha ni Rizal doon, mukha nila Del Pilar, paano naging distraction ng mukha ng mga bayani? Paano naging distraction yung multiplication table? Yung ABCD, paano naging distraction yun? Doon nga natututo mga estudyante. Wala naman nilalagay na katarantaduan doon yung mga teacher eh. May nilalagay bang kabalbalan doon ng teacher? Ang lahat ng inilalagay sa classroom, yung mga poster na yan, may kinalaman yan para matuto ang estudyante, kaya nga nilalagay eh. Diba? Diba Inday Sara walang AIDS? Ha? Gusto mo yata parang North Korean lang eh, na parang kahon. Parang kahon lang yung classroom. Walang kulay. Ha? Ano ang gusto mo? Ako yan ang aking posisyon eh. Ha? Bakit ang kapal ng mukha mo Inday? Sino ka ba?
Sino ka ba? Para, hindi ka ba naiyaman lang kay Jose Rizal? Eh, halos lahat ng classroom po, may mukha nila Jose Rizal. Nila Bonifacio, di ba? History ng Katipunan. Mga kasabihan, di ba? Maraming kasabihan yan eh. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Mga kasabihan yun eh. Ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluwat. Di ba napakaganda? Tapos itaalis mo lang Inday? Bakit? Sino ka? Who you? Ah, kung buhay pa si Bonifacio, tinadyakan ka eh. Pinagmumura ka siguro ni General Antonio Luna kung buhay pa. Sino ka ba? At least yung mga bayani, kahit araw-araw makita ng mga estudyante, hindi para sa akin, hindi distraction yun. Maganda nga na papaalala sa kanila na may mga bayani na nagbuwis ng buhay. O kahit yung ABCD sa mga elementary, o araw-araw nakikita. English alphabet, wikang Pilipino. O di maganda, natututo. Bakit pinakikialaman mo? Ang mga bagay na hindi mo alam. Kuha ko sa inyo, Inday, umalis ka na dyan. Ibalik mo yung Intel pan mo, kapal ng mukha mo. Oh, sige. Tingnan nyo, yung ating punto, di ba? Sa totoo lang, distraction ba ang mukha ng mga bayani? O yung mapa ng Pilipinas, o di ba, may mapa ng Pilipinas? Nung elementary po kami, mga kabunyog, mga kababayan, ha? Nung elementary kami, bakit namin nakakabisado kung ang mga pangalan ng probinsya, yung capital niyan, tsaka yung saan ba nakalagay yung probinsya na yon, saan banda? Na Luzon, Visayas, Mindanao, di ba? O, nag-elementary tayo, high school, o, may mapa ng Pilipinas. Sa classroom, nilagay ni ma'am. Ah, nasan kaya ang Bulacan? O, di, nandito pala ang Bulacan. Babuyan Island, o, pinagka, ginagawa panlaro, pero natututo mga bata. Babuyan Island, nandun sa bandang Batanes, o, di ba? Palawan, o. Ha? Dabao, oh, nandun sa Mindanao. Sa hulu-hulu, di ba? Ah, nakikita pa yon. So, natututo mga bata doon eh, sa mapa ng Pilipinas. Eh, ang tawag doon, geography. O anong tawag mo doon, Inday? Para sa'yo ba'y walang kwenta yon? O ikaw ang talagang walang kwenta? Wala ka talaga kwenta eh. Kahit basic na pag-iisip, hindi marunong. Itong si Inday. Oh, paano mo sasabihin distraction yun? Ako, by experience ang aking sinasabi sa inyo. O, di ba? O, mapa ng Pilipinas. E di pag nakikita ng mga estudyante, pag recess namin, nalalaman namin. Nasaan yung Isabela? Nasaan yung Bacolod? Ano ang capital ng ganito? Di ba? Nandun din sa mapa yun eh. O di, geography na, natututo na. O bakit mo ngayon pinagtitripan yun, Inday? Anong problema mo sa buhay mo? Ha? Anong problema mo? Sinisira mo yung edukasyon eh. Naninira po si Sara Duterte ng edukasyon. Ha? Bakit sinisira mo ang edukasyon? Anong pakialam mo sa mga poster? Hindi ko talaga magets. Ang daming problema ng DepEd, dumagdag ka pa. May Intel pang ka, di ba? 150 million, tas ganyan pa gagawin mo? O, alam nyo, naawa talaga ako sa mga teacher. Tinatanggal nila yung mga dekorasyon. Pinaghirapan nila yon. Tapos, sa isang utos lang nitong isang tambalos-los na DepEd secretary, akala mo ginawang selda? Ginawa mong selda? Ginawa mong bilibid ang paraan ng pag-uutos mo sa mga teacher? Wala ka namang alam, wala ka namang batayan kung ba't mo sinabi yan. Kaya ka binabara natin eh. Simple lang talaga eh. Ako, nag-elementary tayo. Nag-high school tayo. Ang laki tulong ng mga poster na yan. Eh, bakit pinapakialaman ito? Ha? Ang laki ng problema mo hindi talaga sa buhay. Ano? Dandadamay ka. Dinadamay mo ang buong Pilipinas sa pagiging tambalos-los mo. Ha? Hindi niya alam siguro habang tinatanggal po ng mga teacher yon masama ang loob. Kakasama ng loob eh. Pinaghirapan ng mga teacher yan, ng mga estudyante yan. Learning materials yan eh. Learning tools. Alam mo ba yun, Inday? Ibig sabihin ng learning materials. O bata ka, grade 1. Pag-aralan mo mga shape. Ano ang square? Ano ang rectangle? Ano ang oblong? Ano ang bilog? O circle? O di makikita mo na doon. Sa loob ng classroom, di ba? May shape naman doon. O di makikita ng bata. Araw-araw, ito ang triangle. O, di ba? Nakikita niya.
Circle. Makikita ng bata. Oh, circle. Nakalagay doon, circle. Oh, nakalagay doon, square. Oh, di alam na ng bata, square. Eh, pinatanggal na ni Inday, Kambaloslo. O, paano yan? Lugar sanang may nakikita yung mga bata, wala nang makikita. Tambaloslos ka talagang, wala ka talagang AIDS. Tambaloslos talaga, di ba? Pinagtitripan po tayo nitong mga to. O, the junior, ano masasabi mo? Lugar na may nakikita mga bata, wala nang makikita. Lugar na makikita yung ABCD, wala nang makikita. Paano naging distraction? Oh, yung sa high school, oh, marami din. Oh, chemical symbol, di ba? Oh, gold, AU, kasi meron dun part na chemistry, oh, di ba? Oh, kung third year high school ka, oh, di ang science mo ay chemistry, di ba? Oh, di makikita mo doon, simbolo ng gold, AU. Oh, simbolo ng silver, AG. Oh, mga element. Iron. Oh, paano nakakabisado? Ano ang simbol ng iron? Fe. Oh, di ba? Ano simbol ni Anday? Tambalaslos. Di ba? Yung chemical, di ba? Yung mga elements. Na araw-araw nakikita. Ibig sabihin, learning materials nakakatulong sa mga estudyante. Paano naging distraction yun? O baka naman ikaw ang distraction, Inday. Ikaw ang distraction eh. Hindi yung mga poster. Hindi yung mga mukha nila Rizal, nila Bonifacio. O yung ABCD, o yung mapa ng Pilipinas, ang distraction sa DepEd. Ikaw, natambaluslos ka. Ikaw ang panira sa edukasyon, kaya ikaw ang umalis. Ikaw ang dapat tanggalin, hindi yung mga poster. Buisit ka. Sa totoo lang, di ba? Siya dapat ang tanggalin eh. Pakikialaman mo yung mga poster. Ikaw ang distraction, Inday. O, yan po ang aking argument dyan. Yan ang aking opinion dyan. Pag titripan niya isang araw, pinagtripan na lang niya. Dahil trip mo, ganun ba yun? Wala kang pakialam sa mga teacher. Wala kang pakialam. Para sa'yo, pag inutos mo, yun na. Ah, siyempre, mga teacher, susunod yun, kahit masamaan loob. Sino ka ba, di ba? Kapal naman ang mukha nitong Inday na to eh. Ah, o physics. O, ano bang mga nakikita natin sa physics? Force, Newton law, di ba? Nandun yun sa poster eh. Araw-araw nakikita yung mga basic. O, mga biology, ology, biology, nakalagay doon, study of life, di ba? Biology. O, study of, ano ba bang alam yung study? O, biology, botany, study of plants, o, di ba? Alam natin. Zoology, study of animals. O, di ba? Yan. Kasi may poster dun eh. Ano pa ba? Study of force. Physics, di ba? Ano pa ba? Study of Tambaloslos. Indiology. Yan. Yan na lang ilagay. Wala na eh. Tambaloslos yung gusto mo. Indiology, study of Tambaloslos. Magnanakology, study of Marcos. Magnanakology. Ayan ang mga gusto ninyo. Mga buwisit, ano na nahimik na mga poster, papakialaman, di ba? Hindi naman ninyo na, hindi na nga halos hinihingi ng teacher yan eh, yung mga ginagastos dyan, sa totoo lang. Ha? Hindi na po hinihingi ng teacher yan eh, sa budget sa DepEd. Wala lang ang budget kada eskwelaan eh, sa dami ng kurakurakot na dapat ilalagay sa edukasyon, kinukurakot ninanakaw ng mga politiko. Kaya ang ginagawa ng mga teacher sa dahil pagmamahal sa kanilang mga estudyante, yung dedikasyon sa kanilang profesyon, yung ating mga guro, humuhugot ng sariling pera sa kanilang sariling bulsa para lang makapaglagay po ng mga poster, ng mga learning materials na makakatulong sa mga estudyante. So isinasakripisyo ng mga teacher yan. Pinapaluwalan. Wala nang bayaran yan. Mahalaga po sa mga teacher ay matuto ang mga estudyante. Di ba? Bilang pagpapahalaga, yung Sinday, anong gagawin niya? Patatanggal niya, wala siyang pakialam. O, ganyan ka walang hiya, si Tambaloslos Inday. Kaya, walang hiyain natin sa vlog natin. Expose natin ang kawalang hiyaan itong Inday na to. Manang-mana sa tatay niyang walang hiya din eh. Di ba? Yun lang ang point. O, bakit? Ginawa ba ng teacher yon para sa kabalbalan? Hindi.
Yung mga poster na yan, may kinalaman yan para matuto mga estudyante. Oh, yun ang totoo. Kaya nilalagay yung mapa ng Pilipinas, yung mukha ng mga bayani na may description, di ba? Yung chemical element, anong tawag doon? Yung chart ng element, ano bang tawag doon? Nakalimutan ko yung tawag. Periodic table. Yun, periodic table. O habang nanonood kayo, i-share nyo ha, mga kabunyog, mga kababayan. Napakaganda ng ating usapan dito. Halika na kasama ka. Kapag buklot ay may pag-asa. Sabi ni Sir Jimmy De Vera, hindi nga po mga teacher ang may gustong alisin ang learning poster sa mga classroom. Kung teacher lang, gusto pa nila dagdagan yun eh. Pinapalitan pa nga ng mga teacher yon para maiba naman. Ang may gusto niyan, si Inday walang AIDS. Ha? O sabi ni Pedro Saran sa Lumakang, Kulex, parang lubot ng manok ang bunganga. Wala ka nang alam. Mag-apply kang sec ng DepEd. Kulex, kung kambalustos ka. Ha? Mag-apply akong DepEd? Palayasin mo yung inday mo. Bakit mo ako pag-a-apply na sa DepEd? Ha? Palisin mo yung tambalustos mo. Bobo ka din eh. Bobo tong si Pedro Saran sa Lumakang. Isa kang bobo. Oh. Anong walang alam, nililiwanag na nga sa'yo. Pag may mapa sa loob ng classroom, Pedro, Mang Pedro, ano bang natututunan sa mapa? Katarantaduhan ba? O di pa pag nakita ng estudyante yung mapa, o di makikita niya, nasa ng Luzon, Visayas, nasa ng Palawan, nasa ng Apari, nasa ng Hulo, nasa ng Sambuanga. Katarantaduhan pa yun? Pag nakita yung mukha ni Rizal, di natututo. Si Bonifacio. Nababasa yung mga talambuhay ng mga bayani. Yung ba'y katarantaduhan? Hindi naman kabalbalan yun eh. Para sa inyo, kabalbalan. Kasi mga balbal kayo. Mga tambaluslos kayo. Di ba? Ang liwaliwanag ng punto, hindi mo makuha. Bobo ka. Bobo ka. Yan ang sasabihin ko sa'yo. Idol na idol mo, si Inday. Perwisyo. Bene Lamela, nakakadiri diktadura, alerto mga kasama, huwag tularan. Opo, Francisco Antonio Mabunga, bad influence, gawing mangmang ang mga estudyante. Opo, nakakatulong yung mga poster na yan. Okay, sabi po dito, i-share po natin itong ating vlog. Bantugon Leona, kawawa talaga mga teacher at ang mga bata, lalo na sa kinder. Ayaw nga po ni Inday eh. Gusto ni Inday eh, parang Marcelo, pag gusto niya wala, wala. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, bunyog, kapag buklot ay may... Habang tayo nanonood mga kabunyog, mag-share po tayo, i-share po natin itong ating vlog. Click nyo lang po yung stars, i-click nyo yung share button. Kasi malaking tulong na nakakaabot ang ating vlog sa ating mga kababayan, lalo sa social media, sa Facebook, sa YouTube. I-follow natin, i-share po natin. Kailangan yun ang tulong sa ating pagpapalaganap ng katotohanan. I-share natin itong ating mga vlog. Mga nanonood sa Ensretto, sa Bunyog Pagkakaisa page at sa YouTube channel natin, Bunyog Pagkakaisa, at sa mga nakakaluwag-luwag pwede kayong mag-share ng stars. Click nyo lang yung stars sa baba, may corresponding na value po yan na donation nyo sa Bunyog, no? Yung mga nakakaluwag-luwag po, no? Yun lang, napupunta po yan sa pag-organize ng Bunyog sa iba't ibang probinsya at bayan, ano? Jerry Ranios, nagbibigay mga informative yun sa mga estudyante. Tapos nangangarap kang maging president. Opo, tama yan. Sir Jerry Ranios, yung basic lang eh. Na yung mga poster na yan, nagbibigay yan ng impormasyon. Hindi yan magets ni Inday. Hindi ko alam kung bakit, di ba? Sabi ni Inday Sescon, palakpakan naman mga pulangaw utak dyan. Yan. Ikaw na lang kaya mag-BP, sabi ni Sela Dakuha. O, ba't nandito ka pa? Sabi mo, konti follower ko. Lumayas ka.
Nagko-comment ka naman. Gustong-gusto mo naman dito, di ba? Sela Dakuha, ano, ikaw na lang kaya mag-BP. Kahit barangay captain, kahit kagawad, di ako tatakbo. Kung mga butante kagaya mo, bobo, di ba? Lumayas ka na, akala ko, konti daw followers ko. Oh. Pero nandito siya, oh, nakikinig. Oh. Yon, Villalobos. Itong mga kampi kay Sara, Dotae, sinado na, ano, sarado na ang mga utak nito. Alam nila na mali, kakampihan pa. Oo nga eh, maling-mali naman talaga eh. Tsaka tignan nyo, di ba insulto yun? Hindi lang sa mga teachers. Di ba teachers naghirap dyan? Insulto yun. At hindi lang, doon mismo sa mga bayani, isipin mo, tinuturo nga natin sa mga, lalo sa mga bata, sino ang mga bayani? Hindi naman para makilala yung picture doon or maging kabisote. Alam niyo yung kabisote? Binabasa lang, walang esensya. Kaya yun nilalagay, bawa, Jose Rizal, Andres Bonifacio, o Antonio Luna, Emilio Jacinto, Apolinario Mabini, Gabriela Silang, Diego Silang, di ba mga bayani yan? Lapu-lapu. Pati nga itsura nila eh. O, kaya yung nilalagay para ma-appreciate, matutunan ng mga bata. Sino ba yun? Ano ba nagawa nun? What's may nakalagay ito? Si Jose Rizal ay pinanganak sa Calamba, Laguna. Siya, ganito ang ginawa niya. Ganon din. Si Bonifacio ang nagtatag ng KKK na lumaban sa mga Espanyol, sa mga dayuan. Di ba? Si Mabini ang utak ng himagsikan. Siya ang dakilang lumpo. Di ba? Si Emilio Jacinto ang utak ng Katipunan. O, nakakabisado ko pa, di ba? Si Diego Silang nag-alsa sa Ilocos dahil sa mga pang-abuso. O, yan. Natututunan mga bata yun. Kaya yun nilagay dun. O, ngayon, sino susundin nyo? Kanino kayo matututo? Dun sa mga poster ng mga bayani? Sa mga buhay ng mga bayani? O sa mga trick ni Inday? O, mamili kayo mga pulangaw, mga dutards. Sino pahalagan nyo? Yung salita ni Inday na tambaloslos o yung mga kasaysayan ng mga bayani na nandun sa poster? Sige nga, kundi kayo mga bastos. Mga bastos tong mga tutad sa naniniwala pa kayo sa ginagawa ni Inday. Babastosin nyo yung mga bayani na kainam-inam na yun ay nandun na nababasa ng mga bata. Patatanggal mo Inday ka? Walang hiya ka talaga? Walang kahiyan? Kahit na lang yan sa punto na yan, di ba? Ha? Bakit? Inano ka ba ni Rizal? Ha? Inano ka ni Bonifacio? Di ba? Yan nga dapat ang na-emphasize sa mga bata eh. Yan eh. At nakakatulong yun. Paalis niya. O di ba ang liwanag ng point? Ah, gusto niya kasi malinis eh. Parang North Korea yata gusto nito, no? Yung North Korea, buwang ang ano eh. Ang leader dun, buwang, di ba? O, yan ang gusto ni Inday. Ha? Magpakalat ng kabuangan. Ha? Parang gusto mo yata robot yung mga bata. Pwede ba yun? Yan ang utak niya eh. Utak Zelda Mayor. Utak bastonera eh. Utak diktador. Walang pagundangan. Walang pagtatanong na ginawa si Inday. Basta na pagtripan niya. Masama gising niya. Pinalis niya. Yan nakakipunto talaga. Nakakagigil po. Nakakagalit. Ha? Habang siya ay daang milyon ng Intelpad, walang kahiyan. Sa lahat po ng mga naging DepEd Secretary sa buong Pilipinas, sa kasaysayan po, sa kasaysayan ng Pilipinas, itong si Inday Walang AIDS lang ang may, itong si Inday Walang AIDS lang, si Sara lang po, ang nagkaroon ng Intelpad, ng confidential pad. Ha? Ang kapal ng mukha, pinipilit niya, hindi naman siya investigador, hindi naman siya police, oh, pero gusto niya, may confidential pan siya. Oh, tingnan niyo naman ang ginagawa. Hindi lang po kabalbalan, red tagging, puro red tagging, na umaanga lang yung mga driver, red tagging na. Sinabi lang ng mga teacher na dapat dagdagan ng classroom, dagdagan ng teacher, para sa kanya, NPA na yun. Tingnan mo nga ang utak niyan. Tapos nung napagtripan, aalisin daw niya yung, pinaalis yung mga poster sa mga classroom, eh trip niya yun. Trip-trip ni Inday lang yun eh. At ang epektado po dyan, ang daming mga bata na matututo sana, hindi matututo. Sipin nyo, aalisan mo yung milyong-milyong estudyante ng kaalaman? Bakit? Kaya mo bang ibalik yung mga kaalaman nila, Inday? Milyong-milyong estudyante yung aalisan mo ng
source of knowledge na hindi ng aral maituturo lahat ng mga teacher yan kasi overwork na sila. Yun man lang may poster, ha, may mga decoration dyan, ay nakakatulong yun. Tapos pinapaalis mo, walang hiya ka. Wala ka talagang kwentang DepEd Secretary, permisyo. Hindi ka na nakatulong, pinermisyo mo pa ang mga teacher. Permisyong maliwanag po yan eh. Eh kasi, di ba, minsan kung ikaw ang teacher, para mapadali din ang pagkabisa at pagkaunawa ng mga estudyante, nagagawa ka ng visual aid eh. At yung visual aid, ginagawa mong poster yon, pinepermanente mo yon. May mga ganun teacher eh, diskarte nila yon, ipepermanente niya yon sa wall. Para halimbawa, itong period na to, kung ang halimbawa, ang topic mo ay na photosynthesis. O yan. O mga dotards, alam nyo ba yon? O photosynthesis. O di ilalagay mo yung chart, yung cycle, paano nangyayari ang photosynthesis, di ba? O sunlight, di ba? O kaya naman, water cycle. O di ba, naka-chart yun, ilalagay ng teacher yon. O siguro isang buwan, ilalagay niya yun doon. Paano nagiging water cycle? O ulan, tapos yung ulap ay maano na, magiging heavy, papatak na yung ulan, tapos yung ulan pupunta sa dagat, run off, di ba? Tapos yung water mag-evaporate, o magiging liquid to gas, magiging ulap na naman, water cycle yun. So, paano yun natututunan ng estudyante? Through learning materials, through visual aids. Sa pamamagitan ng mga poster na yan, na dinidikit sa pwedeng semi-permanent yan, tapos iba na naman ididikit ng teacher, di ba, para araw-araw nakikita. Eh, yan ang pinapatanggal ni Inday Tambaloslos. Walang hiya nga eh. O, di ba? Ha? Lugar sana yung mga teacher, may paraan pa para makapagturo. Ha? Strategy ng teacher, inalisa ni Inday. Kasi akala niya kulungan ang classroom eh. Akala niya selda. Buisit, di ba? Kabuisit-buisitan talaga eh. Pinepermisyo ang edukasyon. Hindi na nakakatulong, perwisyo pa. Yan po ang totoo dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya talagang binabardagol natin itong Inday Walang AIDS na to. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklot ay may pag-asa. O, di ba mga kabunyog, mga kababayan, ang linaw-linaw ng punto natin? Ewan ko. Ba't hindi ito maintindihan ng mga pulangaw, ng mga dotards na panatiko? Magtanong kayo sa mga teacher na lang. Sige, magtanong kayo sa mga teacher kung gusto ba nila yan. Magtanong kayo. Ah, baka kung pwede lang murahin ang mga teacher yan, minura na yan si Inday. Kaya lang, hindi yan pwedeng gawin ng teacher. Matatanggal sila sa pwesto. Pero alam ko, may mga napapamura na dyan. Sa Tambaloslos na yan. Oh, ikaw ba naman? Nagpakahirap kang mag-decoration, maglagay ka ng mga visual aid doon, poster, patatanggal lang ganun-ganun lang, walang sabi-sabi. O, hindi ka pa mapapamura dyan. Akala mo naman ginawang mga jail warden, ginawang selda, ha? Kung anong gusto, gusto lang. Akala niya nasa bilibid siya, di ba? O, bastonera po ang dating, kaya Inday Bastonera. O, di ba? O, Corazon Esma, katulad ng Duterte, wala kang utak siguro, bagsak ka sa klase mo kaya hindi mo alam ang tama at mali. Salamat po ah, Corazon Esma, oh, meron siyang kaaway, oh, si Pedro. Oh, ito naman kasing si Mang Pedro Lumakang, pagpipilitan mo pang mali na nga eh. Para, nag-aral ka ba ng elementary o high school? Ha? Kahit mahal mo ba ang iyong teacher, pinahalagahan mo ba yan, ang naging teacher mo, Pedro? Bakit? Ikaw, no, nag-elementary ka, Pedro, Mang Pedro. Hindi ka ba natuto sa mga poster na ginawa ng teacher? Huwag mong sabihin na nung nag-elementary ka, nag-high school ka, walang poster. At huwag mong sabihin hindi ka natuto dyan. Ha? Tatampalin ko. Sarap niyang tampalin eh. Mga plastic kayo. Di ba? Lahat tayo nag-elementary, lahat tayo nag-high school eh. At ang mga nag-elementary, nag-high school, yung mapa, di ba? Anong ginagawa ng mapa? Anong ginagawa ng mga estudyante pag nakakakita ng mapa? Di ba? Tinitignan natin yung pag-recess. Ah, ito pala Cagayan. O, naglalaro pa tayo. O, ituro, hanapin mo nga kung nasan ang Negros. O, ito, Negro, di ba? O, ituro mo, nasan ang Homonhon Island. O, ito, hahanapin ng mga estudyante. Ah, ito, Homonhon, di ba? Ganon yun, eh.
Oh, hanapin mo nga kung nasaan ang ano diyan. Nasaan ang tawi-tawi? Oh, hanapin naman. 'Di ba? Dumaan tayo sa ganun. Oh, ang madami. Tapos yung iba-iba pa. Ano pang mga subject 'yan? Math, English, oh. Science, ano pa ba? Meron pa kami no, nung sa amin, may HELE, Home Economics and Livelihood Education. HELE. Meron din kaming MAPE. Ewan ko kung may mga ganun pa ngayon. Wala na yata. Music, Art, and PE. Oh, MAPE. Pati yung mga nota. Half note, one fourth. Oh, di ba? Nakikita mo yung dun eh. Oh, di ba? Ano bang mga subject? HELE, MAPE, Science, Math, English, oh, kahit Pilipino. Pangalan, ano ang pantangi? Di ba? Ano ang pang-abay? O, nakalagay yun doon. Eh, pinatatanggal mo lahat. Inday, walang AIDS ka eh. Wala ka talagang hiya eh. Kaya tayo, grabe. O, hindi nyo ba yan maintindihan, mga dotards, mga pulangaw? Pagtatanggol nyo pa ba yan? O, di ba nakakatulong yon? O, aminin nyo na. Kahit kayo naman natuto doon sa mga poster ng mga teacher eh. O, ba't patatanggal? O, hindi ko magets. O, di ba? O, Romeo Rafael Monte, kapag eleksyon ang lalaki, panantarpulin ni Sara, pero hindi niya sinasabing distraction. Ha, o nga eh. Kaya nga sabi nga natin, no? Si Romeo Rafael Monte, tama ka. Siya ang distraction eh. Siya naman talaga ang buwisit eh. Dapat siya ang tanggalin, hindi yung mga poster. Sa totoo lang. Si Sara dapat ang tanggalin sa DepEd, hindi mga poster. Ha? Na pinaghirapan ng mga teacher. Yan si Tambalos mo saan dapat matanggal. Ha? Kung may dapat matanggal, ikaw yun Inday. Oh, hindi naman tatanggalin ni Da Junior yan. Oh, Nova Carpio. Oh, isa ka pang lusaw ang utak, sabi ni Nova Carpio dito kay Pedro. Oh, yari ka ngayon Pedro, Mang Pedro ha. Oh, yari ka Mang Pedro. Isa kang pang lusaw ang utak. Sayang opinion mo, hindi ka nakakatulong sa mga mag-aaral, damay mga anak mo, magagawa sa'yo kung panig ka sa utos ng idol mo. Oo, damay-damay po mga estudyante dito. Damay-damay at nakaka-bad trip din yun. Lalo sa teacher, lalong pahihirapan ang teacher sa pagtuturo. Yan ang mangyayari dyan. Lalo mong pahihirapan ang mga teacher sa pagtuturo. Inday tambalos-los ka. Saka walang yaan mo. Inalisan po ang mga guro ng isang strategy. Kumbaga, para ng guro yon para mas madali pagtuturo. Inalis ni Inday yung. O, diba? Dahil sa pagiging tambalos-los nito. O, Da Junior. Anong masasabi mo, Da Junior? Bagay, lagi namang tulala din si Da Junior dyan. Diba? O, Angie Portugal. Importante visual aid para matuto agad estudyante. Yes, tama po, Ma'am Angie Portugal. Sa kasamang palad, hindi yata naiintindihan ni Inday yan eh. Mabuhay ka kulit, sabi ni Don Dino Balbon. Salamat po ah. Oh, yan nga oh. Ang dami niyo pong comment dito. Maraming salamat mga kabunyog, mga kababayan. Hanggang dyan na lang ang ating vlog. I-share po natin itong ating vlog. Muli, ito si Kulek Suliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa public page, Bunyog YouTube channel, Bunyog Pagkakaisa, at sa Enso Recto page. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban.